ang pagninilay po natin. Alalahanin po natin, walang sinabi si Jesus na masama ang maging mayaman. Eh, lahat naman siguro tayo gusto natin yumaman, di ba? Sa tamang pamamaraan, syempre. Again, wala pong sinabi si Jesus na masama ang maging mayaman. Pero may sinabi si Jesus sa Mark chapter 10 verse 23. Nakalagay po doon, tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Wow! Babala po sa mga mayayaman. Hindi naman po sinabing imposibleng pumasok, pero mahihirapan. Bakit? Dahil kuminsan po, nagiging kaagaw ng Diyos ang kayamanan ng mundo at ang kanyang kaharian. Minsan namimili tayo. Halimbawa, Linggo dapat magsimba. Hindi nakapagsimba dahil nag-overtime. Hindi nakapagsimba dahil nagtrabaho. Although may ipon na, gusto pa magtrabaho para kumita ng limpak-limpak na salapi. Eh kung meron na po tayong ipon, meron na tayong kinita, ialay naman po natin ang araw ng Linggo para sa ating Panginoon Diyos. Yun ang isa sa mga pamamaraan kung saan natin makikita na nahahati ang ating focus sa Diyos o sa kayamanan. Kaya kuminsan mahirap talaga ang maging mayaman dahil po nagiging kaagaw ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang pera kasi kuminsan nagiging attachment yan eh. Focusing on earning more. Minsan kasi lagi tayong hindi contento, discontented. Kaya sabi ng ating Panginoon, napakahirap. Sana sinabi na lang niya, no, mahirap. Kaya lang nakalagay dito, napakahirap para sa mayayaman ang mga pasok sa kaharian ng Diyos. Pero wala siyang sinasabing masama. Kung mayaman tayo, aba may utos po ang Biblia kung tayo po ay may kaya sa buhay. Unang Timoteo chapter 6 verse 17. Ang dami kong verses, no? Ayan. Ang sabi po rito, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa atin kasiyahan. Abay, nagbibigay din pala ang Diyos para sa ating kasiyahan, hindi lang para sa ating mga pangangailangan, pero para din maging masaya ang bawat isa sa atin. At eto pa ang sabi ni San Pablo, bili niya kay Timoteo, sabi ni San Pablo, kung itutuloy po natin ang pagbabasa, nakalagay dyan, utusan mo silang gumawa ng mabuti. Sino raw ang uutusan? Yung mga mayayaman sa material na bagay. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Ayun pala ang dapat maging kayamanan ng isang tao, mabubuting gawa. Nakarami na ba tayong mabuting gawa sa araw na ito? Dumami na ba? Naipo na ba natin yung kayamanan ng mabuting gawa? Tuloy natin pagbasa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ayun pala ang utos sa mga may kaya sa buhay. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Although marami akong kilala mga mayayaman talagang matulungin, regular na nagdo-donate sa simbahan, pero may mga iilan din ako nakikilala. Naku po, atin-atin na lang po ha, ang kukuripot. Pardon me for the word, no? Minsan mag-aabot na lang, may sermon pa eh. Ano naman kailangan mo dito? Bakit lang dito, mami? Kailangan ka na naman, di ba? Alam mo, dakdak ng dakdak, tapos mag-aabot naman pala ng tulong. Dinaan pa sa dakdak, dinaan pa sa sermon. Pero ang sabi po rito, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Hindi lang po sa mga mayayaman. Dahil po, pati mahihirap, kaya magbigay. Naging experience ko po yan. Minsan nagulat ako eh. May kilala ako si Kaloy. Hindi niya tunay pangalan, no? Tago ko lang sa pangalan Kaloy. Nag-o-organ yun sa simbahan eh. Kumakanta, tapos nagki-keyboard sa simbahan. May ugali yun. Pagkatapos yung tumugtog, pupunta yun sa parking lot, magpapahinga, nakasandal sa kanyang sasakyan. Tapos may suki yun na limang street children. Siyempre, pagkatapos yung tumugtog, minsan inaabutan ng simbahan yan, inaabutan ng parish. Ang ginagawa niya, pagdating ng kanyang limang suki na street children, aabutan niya ng tigbebente. So magkano yun? Times 5, 20 times 5, 2, 4, 6, 8, 100 pesos. At syempre, tontuwa yung mga street children. Kuya, thank you ah, thank you. Minsan, kausap ko si Kaloy na sa parking lot kami. Lumapit yung street children. Ngumiti lang si Kuya Kaloy. Maya-maya, sabi ng parang yung pinakapanganay dun sa lima,
kasi matangkad siya. Kuya, may problema ka, no? Sabi naman ni Kaloy, paano mo nalaman? Kasi kuya, hindi ka nag-abot sa amin ng 20. Sabi ni Kaloy, oo, pasensya ka na, ha? Medyo wala ako ngayon kasi may biyahe pa ako, kailangan ko ng panggasolina. Kuya, no problem, sabi ng panganay. Umalis yung limang street children. Maya-maya, bumalik yung panganay. Yung pinakamatangkad sa grupo sa lima. Mag-abot. Kuya, eto. Nag-abot ng 100. Aba, yung street children, sila naman tigbe-20. Inabotan si Kuya Kaloy. Ako naman, natulala. Kuya, sabi niya, eto. Uy, sabi ni Kaloy, thank you. Talagang kulang ang pera ko ngayon. Kailangan ko to. Babiyahe kasi ako eh. Kuya, no problem. Bawi ka lang next time. Huwag ka mag-alala. Pag nagkita ulit tayo, akong bahala sa inyo. Thank you, kuya. Kaya kuminsan kahit mahihirap, marunong magbigay eh. Kung tutuusin, walang taong hindi kayang magbigay. Hindi lang pera, pero yung pakikinig sa problema, giving your time, oras, pakikinig sa mga problema ng ibang tao, yun, pakinggan mo lang siya. Giving your time, giving your, kinocomfort mo yung tao, kaya mo yan, ine-encourage mo, may Diyos, no? Prayer sharing, dasal tayo, hingi tayo ng tulong sa Diyos. Yan yung mga sinishare natin. Proverbs chapter 19, verse 17, ang sabi po rito, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He, ang Diyos, will reward them for what they have done. Kaya walang mabuting gawa ang hindi dadaan ng walang gantimpala. Lahat ng ating mabuting gawa ay may katapat at katumbas na gantimpala. Maaaring inilan doon dito sa lupa, pero ang kabuuhan ng gantimpalang yun, syempre, pagdating natin doon sa kaharian ng ating Panginoon Diyos.